isang kwento ng pag-iibigang hindi inaasahan. Venus Raw at Andrei Felix. The story of their unexpected romance unfolds sa kauna-unahang pagkakataon. This is the most wanted love exclusive. A romance that started at work. Pitong araw bagong Valentine's Day ng taong 2011, unang pormal na nagkrusang landas nina Venus at Andre nang magkatrabaho sila sa morning show na umagang kay ganda. Kasi nag-grow yan sa field din, no? Palagi silang magkasama kapag nasa location sila. Minsan, mas makikita mo yung totoong ugali ng tao eh, di ba kapag ngarag yung pagpagod ka, kapag ngarag ka. A romance that was also strengthened by their friendship. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalim ang samahan ni na Venus at Andre mula sa pagiging magkatrabaho, naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Ilang taon din silang nagsimula magkaibigan, so bagay na bagay talaga. Until the unexpected romance finally happened. Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting nagbukas ang puso ni na Venus at Andre para sa isa't isa. Type ni Dre si Venus, hindi din type ni Venus si Dre. Hindi, it is really something that I did not see coming. Turning point was when Venus, for initially, hindi niya gusto, di ba? Nung meron na siyang nararamdaman nang hindi niya hinahanap. I think that's what did it for Venus. Na, ano to? Teka lang. Ba't meron akong nararamdaman na ganito? Tsaka siguro natuwa rin si Dre. Siguro nakakatuwa naman tong babae na to. Sa tuwa, I think doon na nagkaroon ng admiration and attraction. At noong November 24, 2011, Venus and Andre officially got together. At sa bawat sikat ng araw na pinupuno nila ng pagmamahal, sa bawat umaga na magkasama nilang hinaharap ang kanilang malalapit na kaibigan, labis ang kaligayahan. I'm very, very happy na the two of you are out in the open na ngayon. Kaka-inspire yan. Keep the love burning. Nagba-baby talk sila ng ganito. Parati sila ganyan. What's your baon? Oh, baby. Oh, pasusuhut. Ganun sila. Stay in love and take care of each other. Andre, Venus, ikakasal na ba kayo? Baka hindi ko alam, magkakasal na kayo ha. Namnamin nyo na magkasama kayo sa trabaho at kumbaga every opportunity, don't take it for granted. Sana dumating yung araw na makita ko naman eh, andun na kayo sa simbahan ha. Sana makita ko kayong may isang one big happy family. Ngayong hapon, the most wanted love confessions, Venus Raw and Andre Felix live. Welcome to the buzz, sweethearts. Wow. Andre Felix oh, and thank Venus you. Raw. Thank you. Thank you. Thank you for having us here. Thank you so the buzz and yeah, and good afternoon sa inyo. Sa lahat ng mga kapamilya natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you for giving us the honor because this is your first sit-down interview together as sweethearts, hindi ba? Pero bago naman tayo magsimula, happy six-monthsary. You just thank celebrated you. Your anniversary. Is it May 24? And belated happy birthday. Thank you. Thank you, Charlene. Nung May 24. May 22 birthday ko. Kaka-16 ko lang. Tapos nung... bakit? Kaka-16 mo lang. Kaya ate tawag ko sa kanya. Hindi, ah, ganun ba? Huwag na natin sabihin yung edad. Pero May 24, we just, yeah, 6 months na kami. So. But I think at one point, we all stop counting our age, di ba? When we celebrate our birthday. Actually, yes. Diba? Siya Now, Venus and Andre, diretso na naman tayo sa usapang pag-ibig. Kasi talagang marami talagang excited at talagang gusto malaman kung ano talaga ang kwento ng buhay nyo na nagsimula, di ba? Ang pag-ibig na nagsimula sa umaga, hindi ba? So in the beginning, sinabi sa VTR, you were not each other's type. Pero dahil palagi kayo magkasama sa umagang kay ganda, na-develop to, that was a time around November. Yes. So, kailan mo na-realize, or when, or how did you realize that you were actually falling for one another? You wanna go? Well, with me naman, kasi Miss Universe eh. Sino bang, you know, honestly, yeah, parang uh-oh. Ako, pag tinutukso ko, sinasabi na si Venus na lang yung hindi single sa UKG or ganyan. Hindi naman kami naghahanap ng ka-love team or girlfriend ganyan sa show. It's just that lagi kami magkasama. Tapos sabi ko, hindi magkakagusto sa akin yan. Sabi ko, parang nakaka-intimidate, una sa lahat, height requirement pa lang, hindi na ako papasa sa inyo, mga beauty queen. Diba? Bilang 5'4 ako, tapos siya 6-footer. Diba? But yun nga, with
we started off as friends. Mm-hmm. Then, which, naging colleagues kami, tapos naging best friends kami. Mm-hmm. I think yun. Tapos ayaw na ayaw niya talaga sa akin. Ikaw, Venus, when did you realize na parang there's something different na nararamdaman mo? No, kasi, well, dati talaga, parang, oo, magkasama kami sa field, pero parang, hindi talaga siya. Basta, oo, ang bagal, napaka-vain, oo, ayos na ayos ng kanyang buhok. Oo, tapos? No, on-cam na wala pa siya, no, sa main partner ko. So, naiinis ka sa kanya? Sobra. Parang ganun, sobra. Magte-text ako, di mag-reply. Oh my God, so ano yung turning point? There must have been a triggering point where you looked at Venus at sinabi mo sa sarili mo, wow, I really like this girl. That's a good point, yes. There was a time talaga wherein sabi ko dun sa kaibigan ko, sabi ko, nakakatawa pala taga to si Venus, no? Because apart from being a beauty queen, talagang totoong tao lang siya. Simple siya. Uh-huh. Parang she's childlike. Not childish, but childlike. Yung tipong nakakatawa yung mga mannerisms niya, mm-hmm. magbe-baby talk, ganyan. Sabi ko, crush ko na yata, sabi ko. Kailangan ko magpatangkad, sabi kong gano'n. And then there was a point in time wherein nag-attend kami ng Catholic Mass Media Awards together. Tapos, punta ako sa bahay niya, tapos nakilala ko ulit mama niya. Kumain siya, pwede ko ba ikwento? Sure, babe, no problem. Babe, ang tawagan yung dalawa. Marami po kami tawagan. Pare, love you. Anyway, madami kami tawagan. But, ayun, yung tinaas niya yung paa niya dun sa foot, tapos kumain siya. Sabi ko, grabe, ngayon ako nakakita ng yung talagang babaeng. Sabi ko, ganun na, simple lang, walang ka-arte-arte, parang hindi beauty queen. Talagang ganun lang. Gusto mo? Gusto mo isda? Very down to earth. Sobrang down to earth. Well, ganun po talaga. Sobra. Sabi ko, doon ako talaga, sabi ko, eto na. Sabi ko, diretso, diretso. Okay, teka muna. So, officially, November 24, kayo, naging an item. So, paano naging kayo? Nasaan yung writer? Hindi, gusto na talaga namin malaman yan. Paano naging kayo? And when was the first time you told Andre, I love you? No, kasi... Kasi, okay, ako na. Kaya ko to. Well, siguro sa lahat naman ng relationship, nagkakaroon ng... Minsan, hindi ka muna makakapag-decide kung oo ka or hihindi ka bago mo pasukin, di ba? Mm-hmm. Kasi ako, well, siya din naman. Kami yung klase ng tao na... Once na pumasok kami sa isang relationship, hindi to laro-laro. Hindi to itatry lang and then sasabihin mo, ay, hindi pala kami magkiklik, wag na lang, ayaw na lang namin. Mm-hmm. Hindi kami ganun, mm-hmm. parehas. So talagang mahaba-habang pag-iisip ang kailangan bago ako, bago rin naman siya talagang i-pursue ang kanyang panliligaw. Uh-huh. So ngayon... Before nung November 24, nag-I love you na ako. Pero si Venus... Wala. Well, hindi siya nag-I love you. Detma, wala talaga. But for sure dinadetma. Sabi ko, I love you, sabi niya, good night. Ganun lang. Tapos November 24, that was the very first time na sinabi niya, I love you. Oh, bakit ka naman nag-I love you? Ito, honestly... Bigla! Wala naman relationship na hindi dumadaan sa hirap and sa hardships. Mm-hmm. There was a point in time, sabihin nga, love ya. Dumaan kami sa... May mga tumututol, may mga ayaw talaga sa akin para sa... People don't like me for her. Yung ganun. Mm-hmm. Yung tipong maging magkaibigan na lang tayo, maging magkatrabaho na lang tayo, para magkapatid, itigil na natin to. Yung tipong ganun. And then, nung nag-decide na siya, sabi ko, gusto ko pa, pero parang ang hirap kung yung kasama mo ayaw. Kung ikaw lang yung gusto makipaglaban sa minamahal mo, pero yung minamahal mo, hindi ka pinaglalaban. Kaya mo. Sabi ko, Masakit! Diba? Yeah. And then, sinabi niya, Sabihin mo na! Sabi niya. Tumingin ka muna sa kanya, ano sinabi mo? Baka maiyak ako, sabi ko, hindi ako iiyak dito. Hindi ka maiiyak, ano ka ba? Sabi ko, kasi lagi sinasabi, let's be friends. Sabi ko, yun ang gusto mo, di ba? Yun ang gusto ng mga ibang tao para sa atin na iba yung gusto nila para sa'yo. So, sige, maging magkaibigan lang tayo, maging magkatrabaho lang tayo. Sinasabi ko yun, masakit sa akin yun. Pero alam ko, baka yun yung gusto niya. Bigla na siya nagsabi ng, no, ituloy natin to. Sabi niya, sabi ko, bakit? Sabi niya, because I love you. Sabi niya ganun. Oh, nakakakilig naman ito. Magaling ka mag-hair. Ang haba ng hair ko, no? Ang haba ng bangs ko. Miss Universe, nag-I love you sa akin. Sabi ko, dahil ko ba'y nanalo sa loto eh? Sabi ko, thank you, Lord! Hindi lang pala
siya runner-up, Miss Universe talaga. Mr. Universe. Mr. Universe. Mr. Universe. Thank you. Teka muna, but the next question I have to ask is, sorry ha, kasi parang iba yung energy na nararamdaman ko sa inyong dalawa, very positive. And like I said, a person like Venus, bihira talaga yung mga tipong babae. And I'm saying, Andre, mabait ka rin. Pero nakikita mo ba na si Venus yung tipong babae na gusto mo makasama habang buhay? Or is Venus the one? She is the one. She's the one. She is the one. Tulad po na nabanggit niya, hindi naman kami papasok sa isang relasyon ng ano, laro-laro lang, wala-wala lang. And kami, galing kami sa mga relationships na mahaba talaga. Ako, I've been to a 4-year relationship, 2-year relationship. And talagang for keeps, it doesn't, hindi naman nag-end kami dahil nagloko yung isa or whatever. Pero yung sa amin, sabi ko talagang, ito na yan eh. Sabi ko sa magulang ko, which nanonood sila sa TFC, sabi ko, ma, dad, sabi ko, ito na yung babaeng gusto mo pakasalan balang araw. So, wow! Uy, teka muna. Sorry, I have to put you on the spot kasi nalaman din natin yung feelings ni Andre Venus. I'll ask you, is Andre the one para sa'yo habang buhay? Of course! Of course! No. Ang haba ng hair ko! Kung makasigaw naman to, bakit? Oo, excited naman. Teka muna, isa pang hirit naman. So, dahil pareho naman kayo nag-agree, when do we see this? Oh, may kiss pa. So, dahil pareho kayo nag-agree, when do we see this happening? Well, 6 months pa lang ano po next kami. Year? Alam mo ba gano'ng kamahal magpakasal? O, tanungan na lang natin yung lalaki para hindi, syempre, hindi ka ma-on the spot. Yan, Shirley, when yan, do you see this happening? Ikaw, lalaki, you will decide. When do you see this from happening? Sabi ko sa kanya kanina ni Lo. Yung totoo, ha? Oo, yung totoo. Sabi ko sa kanya, paano kung lumuhod ako ngayon? Paano kung lumuhod ako sa The Bus at propose? Hindi gusto mo gawin ngayon? Hindi. Well, realistically, joke yun, pero realistically speaking, in a few years, hopefully, kasi, you know, I'm not getting any younger. She's really young. She still has a bright career ahead of her. And sabi ko nga eh, if I have to wait a lifetime, sige. Pero sana, gusto ko din kasi makilala yung mga anak namin, yung maka-basketball, makalaro, ganyan. So, pati gusto ko maabutan ng mga anak ko, may buhok pa ako, di ba? In a few years, God knows. Wow. Sabi in ko God's nga eh, ipasadyos na lang natin lahat, sabi ko. Kasi hindi naman ganun kadali magpakasal. Yeah, it's a madali commitment. Sabihin, exactly. It is a commitment. And beyond the gastos and everything, it's that commitment, that lifelong partnership. Mm-mm. That's true. Well, you know, I would just like to say thank you to the both of you. Thank you for your honesty and thank you for sharing a piece of yourself on the bus. If I may share lang, totoo yan eh, when you find your right partner in life, something in your mind and in your heart just tells you na alam mo na. And in a matter of, you know, seconds, minutes, and days, months to come, alam mo na na ito talaga yung gusto ko makasama habang buhay. Well, on behalf of the Buzz, we wish you the best of luck and excited kaming lahat para sa inyong dalawa. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Shirley. Thank you. And thank you sa the Buzz. As Gerald Anderson daw nanonood, Bok! Mukhang mauuna ako kasal sa'yo, Bok! Hindi. But, thank you. Maraming salamat. You know what? Honestly, gusto namin, we wanted to keep things privately. Uh-oh. Totoo. But you know, iba rin yung feeling that you could just really profess your love to everyone. Wala kang boundaries. So pagbalik niyo naman, dapat may sing-sing na, ha, Andrea? Invited ka sa kasal. Ninang. Okay. Sige. Okay, ni Aga. Pwede yun. Alright. So once again, maraming salamat sa'yo. Thank you so much. Thank you, Michelle. Thank you, The Buzz. Thank you so much. Thank you. Alright. At ako po ay nagpapasalamat din kay Joyce. Mihisa, mamaya, teka. Nagpapasalamat muna ako kay Joyce Makitalo, Charina Sarte, Pam Quiñones, Steven Deloso, Leo Priagolo, for me, Henry Caligot, Age Salon. Happy viewing to me, Anne Nevelo, Shean Abanto, Ortha Agnes Wilson Agrivante. Ayun, at may request ang audience natin ngayon. Ano yun? Kiss daw. Grabe naman tomato. Demanding kami, sorry ha. Demanding kami. But kiss daw ha. Ang saya-saya natin ngayon. Ba't kagalit sa akin? Wala lang. Mamaya. Alright. Thank you, The Buzz. Thank you. God bless. God bless. And let's leave it on that note. Maraming